The Fun Line sa Hanana. Magandang araw po sa inyo, mga mahal na kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Sunny Perez Colyantes, na ngayon po ay kumakandidato bilang mayor ng lungsod ng Tanawan. Dito po ako ipinanganak sa Tanawan. Dito po ako nag-aral mula po nung elementarya hanggang high school sa Tanawan po ako nag-aral. Dito po ako naghahanap buhay. Dito po ako nakatira. Ang magulang ko po, parehong taga-Tanawan. Ang lolo't lola ko po sa aking ama at ina ay parehong taga-Tanawan. Ang aking pong may bahay, si Congresswoman Maytet Colyantes, ay taga-Tanawan. Ang kanya pong magulang, taga-Tanawan din. Ang amin pong lolo't lola sa kanyang magulang, puro taga-Tanawan. 15 apelyido, pagkasama ang dapo, 31. Lahat po kami taga-Tanawan. Ang inyo pong lingkod, si Sunny Perez Colyantes, ay produkto ng isang public school. Mula naman po grade 1 hanggang grade 6, ang inyo po naman lingkod ay honor student. At doon ho sa isang eskwelang privado sa Tanawan, Tanawan Institute, pumasok po ang inyong lingkod ng high school. Honor din po mula first year hanggang fourth year nung gumraduate, outstanding in literature and mathematics. Sa UP Diliman, Quezon City po, isang entrance scholar, natapos ko po ang AB Political Science. May masteral degree po ang inyong lingkod sa National Defense College of the Philippines. Tinapos ko po ang Masters in National Security Administration or MNSA. At nung gumraduate po naman, ay nakamit ko po ang silver medal na katumbas ay magna cum laude. Dahil po diyan, ang inyong lingkod ay isang lieutenant colonel sa Philippine Air Force Reserve. At nag-doctorate din po ako. Ang pinakamalaki yung problema na aming lungsod ay liderato. Kailangan po ang isang leader ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. The first thing in solving a problem is knowing the problem. Ay hindi po pwedeng leader yung hindi man lang kinakausap ang leader ng barangay. Hindi kinakausap ang malalaking sektor kagaya ng senior citizen, ng kababaihan, ng toda, ng mga kabataan. Kailangan po ay may programa para sa lahat ng sektor. Kaya po ang aming battle cry, Tanawan as one, walang may iba. Ang tututukan po ng inyong lingkod ay maraming halimbawa kung mahabaho itong programang ito. Katulad po ng walang katapusan yata na pagtaas ng gasolina at ng krudo dito sa ating bansa dahil sa mga dahilan na hindi naman kontrolado ng ating mga leader sa nasyonal. Pero palagay ko po, dapat na nagmalang gasolina, pinamiting na agad ang toda, pinamiting ang mga pasahero upang sa ganun makapag-come up tayo ng isang solusyon na lahat ay matutuwa. Kailangan bang magdagdag ng presyo? Gano'ng kalaki? Pag dinagdagan ng presyo ng pamasahe, baka hindi na sumakay ang mga kababae at maglakad na lang. So, mga gano'ng bagay dapat lulutasin natin. Kailangan no, according to Republic Act No. 11032, isang batas na ang pamagat ay the Ease of Doing Business Act. Kailangan no, pag ministerial, kagaya ng mga ID ng senior citizen, ID ng PWD. Dapat po yan, eh, sa loob ng 5 araw, pinipirmahan na agad. Eh, pag naghihintay ang senior citizen ng 6 na buwan, eh, kailangan nun nilang pagbili ng maintenance nilang gamot. Eh, may problema kung malaki ang ating bayan. Marami pa akong gusto sabihin sa inyo, kagaya po ng mga magsasaka dito, ano po ba ang problema nila? Bumabaha? Bakit po bumabaha? Dapat kausapin ang mga investors. Dapat po ang isang magaling na punong lungsod ay naghahanap ng hanap buhay sa kanyang kababayan. Hindi po maunawaan ang inyong lingkod kung bakit nag-aalisan ang maraming kumpanya sa Tanawan City. Pag-alis po ng mga kumpanyang iyan, dala po nila ang ibabayad na buwis na gagamitin ng isang punong lungsod
para sa kanyang kababayan, lalo na sa social services. Pag umalis ang mga negosyanteng yan, dala po nila ang trabaho ng aking kababayan. Ang target po ng inyong lingkod, maging investor-friendly city ang Tanawan. Hahabulin ko po ang mga karating bayan. Hindi ko po maunawaan kung bakit ang Schumart SM ay nasa Santo Tomas at wala sa Tanawan. Hindi ko po maunawaan kung bakit nagsara ang KFC samantalang sa Karating Lungsod ay nagtatayo ang Burger King. Umalis na rin noon isang buwan ang Max Fried Chicken. Wala na po ang National Bookstore, wala na po yung HBC, wala na po ang South King Supermarket. Ang dapat pong prioridad na isang mayor, maghanap ng trabaho sa kababayan. Sa kabataan naman po, dapat ang kawalan hindi maging hadlang upang ang lahat ng pamilya, 40,000 pamilya ng buong Tanawan City, ang kawalan ay dapat hindi maging hadlang upang makapagpatapos sila ng anak sa kuleyo. Kapag po ang isang bata ay hindi makapagtapos dahil sa kawalan ng magulang, yan o isang napakalaking kasalanan, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa ating lipunan. Nakita. Kaya siya prioridad do, sabay-sabay, dapat bigyan namin ng bagong kakayahan, kaalaman ang mga pamilya upang madagdagan ang kanilang kita. Ituturo po namin ang mga bagong proseso sa paggagawa ng pagkain. Tuturo namin ang pastry making. Tuturo namin sila manay. Paano sila mananay? Bibigyan din namin ang makina. Kaya ito ay kailangang ibangon ang Tanawan. At mga kasama, nahabulin ko po ang mga karating bayan. Tulungan niyo po akong makatulong sa ating kababayan. Hindi ko po kayo mababayaan. Sa karamdaman po, ang inyong lingkod sa murang edad na 35 ay naaral na vice gobernador ng Lalawigan ng Batangas noong panahon ni President Cory Aquino. Noong naman po panahon ni Presidente Fidel Ramos, ang inyong lingkod po ay inappoint niya na Assistant Secretary, na promotong Undersecretary, at pansamantalang Secretary ng DILG, kung saan po ang aming pinaghahawakan ay ang lahat ng kapulisan, lahat ng bumbero, lahat ng jail guards, yung BJMP, at lahat po ng LGUs, kasama munisipyo, siyudad at probinsya sa buong Pilipinas. Noon pong panahon ni Presidente Herap Estrada, ang inyong lingkod ay inilipat doon sa Department of National Defense, kung saan po naman ang hawak namin ay ang buong kasundaluhan ng Pilipinas. Noong panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, Presidente Arroyo, ang inyong lingkod ay General Manager ng Philippine Retirement Authority na siya nag-handle ng long-term tourism sa ating bansa. Noong pong panahon naman ni Presidente Pinoy Noynoy Aquino, ang inyo po naman lingkod ay kongresista na ikatlong distrito ng Batangas. At ngayon pong panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang inyo pong lingkod ay na-promote na Colonel. Bago na-promote po, dumaan din sa CA na Brigadier General ng Philippine Air Force Reserve. Ang hawak po ng inyong lingkod ay ang buong Mimaropa, except Palawan, ang Bicol Region po, kasama ang Catanduanes, at ang buong Calabarzon. Tinignan niyo ang karanasan. Dapat maunawaan mo ng mga kababayan na kahit minsan no, hindi namin pinag-interesan ang lahat ng pondong para sa aming kababayan. Katunayan no, noon nang manumpanahon ko nauso dito sa distritong ito, yung kapag lalabas ka sa ospital, ay siguradong lahat ipupunta kayo sa opisina ng mga kulyantes dito sa Tanawan Institute. At wala na ho ngayong People's Day simula na magkameron ng COVID. Kahit nung may COVID, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Noong September, ang dami ho namamatay dito sa amin sa Tanawan City because of COVID. So much so na tumigil na po ako ng
pagpunta sa mga patay dahil natatakot din ako magka-COVID. Pero mga kasama, sinarano ang City Hall ng ating pamahalaan. At nung sarano ang City Hall ng Tanawan, ay saan ho pupunta ang kababayan? Ay sila ho ang dapat manguna sa pagtugon sa hamon ng trahedya ng pandemya. Pero ay pinagmamalaki ko sa inyo, kahit ho kami nakikipaglaban ng buhay kamatayan sa COVID, hindi ho namin sinara ng opisina ng Congresswoman. Sapagkat yan ho lamang ang mapupunta ng kababayan. Yun ho ang malaki naming pagkakaiba. Mga kasama, ang leader pong kailangan nyo hindi lamang subok at maasahan. Ang importante ho, may malasakit sa kapakanan ng kanyang kababayan sa susunod na 1,095 araw pagkatapos ng eleksyon. Mga kababayan, tulungan nyo akong makatulong sa ating mga kababayan.